Oh, actually, ano eh. Nung first na pasok ko sa COA, medyo na culture shock ako eh. Kasi, ang unang pinagawa sa akin dyan, binigyan ako ng libro, basahin mo tong libro na to. Parang yung ano, yung tingin nila sa iyo is ano, wala kang baguhan alam dito sa talaga. audit eh, wala ka Oo, talagang alam eh, baguhan kailangan talaga. aralin mo to ulit, alarin mo to. Oo. So, maraming mga rules and regulations yung mga kunyari itong RA 9184, yung procurement, government procurement. So, inaral namin 'yan. Kailangan naman yung mga bidding, mga ganyan. So, more than yan dun sa book na inaral natin nung undergrad Iba, eh. Wala Ganito yan lang si eh. Wala yan, accounting na ganito-ganito lang. Oh. No. Special Kasi na yan inaral eh. natin, simple lang eh, mga recording, ganito-ganito lang eh. Yung dito sa government accounting, madaming additional kasi eh. Mga batas na sinusunod. Compliance, kung paano, no? Compliance, kung paano mo i-gagastusin yung pera na i-binudget sa'yo. May mga ceiling, mga ganito-ganito lang pwede mong gamitin. Ganito mo lang siya pwede gamitin sa ganitong purpose lang. So ano, parang ayun. Mas dumami yung ano kulang mo ngayon. Kulang parang college natin. Eh? Oh, kulang. Kasi, di ba tayo, PFRS, tapos NIRC, tapos PSA. Eh, sa inyo, may ano pa kayo? May laws and regulation. Oo, may law kayo, di ba? May mga batas in pa addition, na. In addition, in connection tapos, to that, share no? Kaya ka ba rin parang nag... Yan ba yung reason? Kaya ba nagtuloy ka sa law? Oh, usapang matching na? Usapang matching na? Oo, usapang matching na. Ito pa rin ang Usapang Matching Podcast. Huwag kalimutang pindutin ang subscribe o follow button para updated ka sa mga susunod na episodes. Ha? Subscribe? Follow? Saan dito? Yan o. Sige, pindutin mo na. Andito na ang mga matching. Tara na. So yun, no? Isa na namang edition, mga kamatching. This is episode 15 ng ating Usapang Matching Podcast. And this episode, syempre, kasama natin yung ating mga original matching, Matching Janelle and si Matching Rodney. And meron ulit tayong guest, no? Ngayong episode na ito. Siya ay isang, syempre, isa ring certified public accountant. At ngayon ay nagtatrabaho. Hindi ko alam, pare, pa-confirm na lang kung tama ito sa commission on audit. Tama ba, pre? Yan. Oo, oh, pero hindi masyado nagtatrabaho. Yari ka kaibigong pre. Yari. Buti lang naka-live to. I-shout out natin yung boss. And I think nag-ano rin siya ngayon eh. Nagtutuloy sa kanyang para maging abogado. Yun! Naglo-law school sa isang malupit na school dyan sa lungsod ng Pasay. Oh. Ang Manila Adventist College School of Law. Hello mga matching, let's welcome El Asyong Asher Kahukom. Asher Kahukom. Yon. Yo, what's up? Salamat sa pag-invite. Hey. Pero bago kami mag-proceed sa mga pangmalakasan naming question, Sher, gusto lang naming malaman, kumusta kayo dyan? Alam ko medyo kumusta matindi yung namin tama sa inyo ni Ulysses at ni Rolly. Kumusta naman kayo dyan? Sa Kainta. Hindi ko nabanggit, no? From Kainta kayo, pare, no? Hindi. San Mateo kami. San Mateo, yun! Oo, San Mateo. San Mateo. Ano ba yung mataas na lugar ba yan dyan? De, ano, actually, ano kami, sa gitna kami. Yung lugar namin medyo malapit sa bundok, mataas naman. Yung problema lang nung kasagsagan ng bagyo, yung sa paligid namin is lubog. So, parang na-stranded kami. Ah, okay. Pero so, fortunately, hindi kami naabot ng bagyo. Ay, nang baha. Hindi naabot ng baha. Hindi kami naabot ng baha. Oh, paano naman yung tubig nyo? Na. Hindi naman affected. Hindi naman affected yung tubig namin. Pag na-affect, sabihin ko lang sa'yo. Yan. Kay Janelle ka magreklamo. Kay Janelle magreklamo. Taga Manila Water. Okay. Okay. Paano yung pagkain nyo? I mean, di naman affected yung supply doon ng ano. Oh. Hindi naman affected. So ngayon, bumababa na. Pero tumatanggap na kami ng relief goods, tumatanggap naman kami. Oh. Kami din tumatanggap din kami dito. Pero yun nga, sir. Kwentuhan mo muna kami ng ano, sir, ng parang konting background mo.
paano ka ba nagsimula? Let's say, nung high school, pinangarap mo ba talaga maging CPA or maging COA auditor? At pwede mo rin kwentuhan ng journey niya bago maging CPA. Yun, oo. Yung mga dorm days natin, mga ganun. Sa UP, oo, mga ganun ba? Okay, sige. Okay, pre. May ano ba to? May time allotted ba? Mga 5 minutes ganun or 3 minutes lang? Wala naman. Depende. Gusto mong umiyak, okay lang. Wala. Depende, oh. Wala problema yan. Walang iyak. Oh, wala. Hindi, syempre, alam niyo naman, pero ano, yung first year ko talaga, hindi ko talaga plan mag-take ng ano, accounting. First year college. Hindi ko talaga plan yan. Ang plano ko, mag-take ako ng psychology. Yung gusto kong course. Yun yung gusto. Okay. So, first priority mo talaga yan. Psychology sana. Why psychology? Parang yun yung nakikita kong bagay sa akin nung high school sa psychology. Okay. Kasi nung high school ako, more na ako listener ako dun sa mga ka-batch ko nung high school. Pagka may mga problema sila, ikaw yung punta. May ligaw makinig. Hindi naman mga babae, pre, na majority. Siyempre, matik yan. Hindi, alam mo, mga babae talaga, kasi yung mga babae yung medyo emotional kasi. Talaga. Si Papa Jack pala ito Si Papa Asher. Papa Asher pala. So, psychology, then paano ka na, paano ka eventually, mag-accounting ako. Yung kwento kasi niyan, parang nagdadalawang isip ako kung psychology ba talaga or accounting. Tapos, ang nangyari niyan, pinilit ako ng parents ko. Hindi naman pinilit na ayoko. Parang nabanggit lang nila na yung father ko. Nag-suggest. Frustrated, CPA siya Okay. So, parang ang naging ano ko doon, para maging masaya siya. I mean, para maging proud siya. Yun yung pinasok ko na first. Na root. Oo. Accounting ako. Okay. So, yun niya. So, after nun, so first year, second year, third year, fourth year. Unfortunately, nung parang second year rata ako, naglag ako Kasi meron tayong exams, di ba? May exams tayo. Exam. Oo. Yung time na yun, scholar kasi tayo So, hindi natin pwede ulitin yung subject I-let go muna lang yung course, tapos ituloy muna lang. So, naging management accounting ako, nag-graduate sa first school ko, sa AUP, Sa AUP, Pero tuloy-tuloy pa rin, Tuloy ko pa din yung pangarap ko na maging CPA kasi andun unti na lang Unti na lang, Parang ilang units na lang na. Isang sem na nga lang Isang sem na lang, tinapos ko na lang na isang sem. So, para yan lahat siyong sa parang lahat yan sa pangarap ng father mo. Tsaka sa akin na din. Sa akin na din. Sinakit. So, napamahal ka na along the way, ganun? Ganun daw talaga yun, pagka matagal mo ng mapapamahal ka na doon sa ginawa. Yun na. Si Papa Asher talaga. Papa Asher. pero nung naging CPA ka na, Sher, kumbaga, ano yung mga plan mo na career na kukunin? Kasi, di ba, maraming option. Either private practice, mag-public practice, mag-academ, government. Ano yung government? Matimbang na kinukonsider mo that time? Actually, matimbang talaga na kinukonsider ko yung yung security of tenure kasi dito sa, parang ito yung naging ito yung nakagisnan ko dito sa family kasi yung parents ko was both working as a government employee. So yung influence nila for me to be employed sa government, to serve the government, na-instill sa akin. So yun yung parang naging, yun lang yung option ko. Kaya nag-government talaga ako. I see. Pero, tama ba? After mo, diretso ka ba kaagad sa government or meron ka pang company na? Private mo na. Yung first employment ko after passing the board, government siya. Semi-government, yung GOCC. GOCC. Under siya ng NAPOCOR. Kasi yung NAPOCOR na nahati-hati yan siya. So, isa siya doon sa nahati-hati sa NAPOCOR.
Okay. Sa PISAM, okay. Sa PISAM siya, PISAM, Power Sector Assets Liabilities Management. Siya. Ah, parang nababalita yan, ha? Ah, oo. Oh, okay. Nababalita yan, diba? Marami silang issue ngayon, eh. Kaya nga umalis ako dun, eh. So, yung reason, bakit ka napunta sa COA? Or paano ba? Paano ka ba? Ang reason kaya ako na pili mag-COA kasi tatlo yan, eh. Habang nag-work ako dun sa PISAM, nag-apply ako sa tatlong ano, sa tatlong agencies ng government. Sa BIR, sa BSP, at saka sa COA. At talaga mga big time. Talagang government talaga na solid. Oh, government talaga. Oh. Ano, paunahan na lang, pre, ganun. Oo, oh, ang nangyari niyan, lahat sila tumawag. Ang problema, yung sa BSP, nung tumawag siya, sobrang lakas ng ulan. Hindi naman ako pumunta. Sobrang lakas. Hindi ko tinuloy. Okay. Parang hindi talaga sa'yo na. Oo, oh, hindi. Eh, yung BSP, saan BSP? Yung sa may, ano, sa may Vito Cruz? Sa Manila. Yung Manila. Vito Cruz. Ah, yung, so, from, ano? Vito Cruz. From San Mateo, bibiyahe ka pa. Oo, oh, kaya okay, so medyo malayo. Sa akin to. Huwag na lang, malayo. Tapos itong next naman, ito si BIR naman, okay na. Okay naman. Ang problema lang, nung... Saan RDO yan? Sa main to, no? Sa QC? Sa main. Uh-oh. Ang problema na ito ngayon, nung mag-i-exam na, pagdating ko doon na late ako 15 minutes, hindi na ako pinatuloy. Ay, grabe. Oo. Oh. Grabe ka strict pala, no? So, feeling parang ko talaga... Parang ELPS nila yan, eh. May penalty ka. May penalty na yun. May penalty ka. So, feel ko talaga, COA talaga ako siniset na dito ako mag-work sa COA. Okay. Tapos, paano sa COA? Tumawag sa'yo, tapos nakapag-exam ka yun, tuloy-tuloy. Oo, hindi. Nakapag-exam ako, naghintay pa din ako ng a month siguro. Mga 3 months siguro yan. Naghintay. Oh, wow. Wow. 3 months. Matagal-tagal din, no? Okay. Diyan sa work mo sa COA, I think, Bart, naka 3 years ka na dyan, din dyan, no? Or oh, more than? 3 years na ako dyan. 3 years na, di ba? Three years. Oo. Magti-3 years. So. Kamusta naman ang buhay bilang COA auditor? Medyo ano, okay naman siya. Bigyan mo naman ng ano, konting overview. Ano yung ginagawa ng commission? Okay. Para rin sa mga listeners natin na non-CPAs at mga ano. Sa commission ng audit kasi, ang pinaka-mandate ng agency na ito is ano, to account kung paano ginamit ng mga agencies natin sa government yung mga budget na ibinigay sa kanila ng Congress. So i-audit natin to, i-check natin whether they complied with the rules and regulations, yun, with the laws na nakaka-apekto dun sa paggamit nila ng budget, whether nagamit nila to effectively or yung mga funds na to is na-revert lang or hindi nila nagamit or naging idle lang, nasayang lang at hindi nagamit ng ano, taong bayan ng ano, pamamayan. So kayo pala yung ano, para mata ng gobyerno, no? Kaya ang mata ng gobyerno. Pero kami mga nag-check. Naalala mo, Sir, dati parang medyo manos, mainit yung ano niyo sa inyo ng presidente. Parang may pronouncement siya dati na hindi ko alam. Ano ba yun? Last year. Yung kay Marcos ba yan? Yung isipain? Oo, tama ba? Sa COA yun, di ba? Oo, sa COA yan. Nakaka-ano ba yun? Nakaka-apekto ba yun sa ano? And then, medyo controversial, no? Hindi, wag na lang. Baka ma-disgrasya ka eh. Pero, yun nga eh. Ito na lang. Ano yung mga ano, share, parang pinaka challenge na part ng bawal. Yung mga pinaka challenging na part ng bilang COA auditor kasi diba, you deal with government agencies, syempre. Ano ba yung mga pressure, mga moment na parang napipressure ka na, parang ganoon. Parang no need to specific issue. Very general lang kasi baka yun may ma-disclose ka na mga corrupt or ano. Itong ba tayo eh. Actually ano, marami mga ano. Mga delikado talaga ng mga situations. So critical talaga, no? I mean, critical yung work. Lalo na pag yung agency na na-assign sa iyo is yung mainit ngayon sa mata ng ano, president. Yun nga eh. Oo. Yun ang mahirap pag na-assign ka doon. Na-try mo na ba yun? Naka-ano ka na ba? Naka-field ka na sa mga
agency na let's say mainit or currently ngayon assigned ako sa isang agency na ito yung mga binabalita ngayon sa ano. Eh totoo? Sa news so PhilHealth? Hindi naman. Oh, ano yun, ito yung tinutukan ni ano, top 5 diba? Ni Duterte. Oh, yung top 5 na yan. DPWH, o basta para. Yan. DNR, ganyan. Yan. Okay. So, paano ba yan? Ano ba ang ano niya dyan? Ano ba ang ano mo? Paano mo siya hinahandle? Paano mo hinahandle yung ganun? I mean, procedure lang talaga, procedure. Oo, base ka lang talaga dun sa procedures nyo, sa audit procedures nyo, doon ka lang mag-base. Kailangan talaga, hindi maapektuhan yung ano mo dyan eh. Yung judgment. Yung independence mo eh. Kasi doon ka titirahin eh, sa independence Sa independence. Influence nila, no? Kaya as much as possible, hindi, wala kami masyadong ano, interaction sa kanila. Yung social, pag may mga social gathering, hindi kami masyado. Although nagpapakita kami. Ang KJ yung mga auditor eh. Kaya ito, dalawa. Sa respect, papakita pa din kami. Auditor dito eh. Nag-audit. Pero yung sobrang makipag-mingle ka sa kanila na hindi. Iiwasan namin. May threat yan, di ba? May threat yan sa independence by audit. Ano? By fact that's by appearance. By a fact and by appearance. Pero syempre, depende. Pag maganda yung kliyente, no? Depende naman yun sa pag-usapan, no? ang iniwasan namin doon yung mga head naman. Pero yung mga assistant, okay naman yung mga assistant. Patay yung mga assistant, no? Di doon kayo, you know? Dati yung, ano bang tawag sa inyo? AOM ba? Audit Observation Memorandum. Dati, 10, naging, bakit naging 2 na lang to? resolve agad. So, Sher, hindi ko alam ano, kung pwede ko itong itanong. Ano ka na ba? Nakatry ka nang makatanggap ng mga ano, mga... mga release goods in the form of ano. Pabigay dito kay Asher para... Maano, i-ano niya yung audit opinion ni... Makita na lang tayo sa CR. Ganyan. Paabot. Kamay-kamay. Tapos may bukol. May mga ganyan na bang nag-attempt or... Wala pa naman. Bawal sabihin. Hindi, ba't sa akin? Wala pa naman. Wala pa naman. Kung meron man... Baka bukas na meron na. Ano ba to? Narinig ba to sa ano? Wala. Tayo lang to din. Tayo lang. Marami nakikinig sa inyo, no? Record lang by record. Mamaya pwede natin tanggalin yun. Actually, depende naman sa edit. May edit yan. Hindi ka pa ma-assign sa ano sa Mindoro. Si Jinel kasi, ano yun, mag-government na yun by next year. Ay, totoo? Yes. Saan ka doon? Dapat puro adverse opinion lagay doon sa munisipyo ni Jinel. LGU lang ako. Simpleng munisipyo lang ako. Di ko alam kung mahagip yan sa ano nyo sa radar nyo. Pero siyempre may naka-assign naman doon. Pero mahirap ba ang magtrabaho sa government ngayon? Ano ang ano, ma-advise mo? Limbo, may nakikinig dyan. Mga kamatsing natin, nagbabalak, pumasok. How is it now na ano, iba yung parang tone ng administration? Pag sinabi natin government, 'di ba, parang ang perception diyan ng mga tao, pangit dito kasi corrupt dito, 'di ba? Ganun yung perception ng mga tao. Eh. So, feeling ko pwede kong ma-advise sa kanila is yung sistema dapat malabanan nila. Kasi kailangan talaga nating magpasok ng mga bata, ng mga bago para yung mga lumang mga officials, yung mga corrupt, no? O yung mga corrupt, kailangan matanggal natin sila, mapalitan natin ng bago eh, para bagong sistema ngayon yung umikot. Hindi na mahaluan ng corruption. So, yun yung kailangan ngayon. Mga kabataan na kaya mag-stand. Diba? I mean, yung kaya nilang stand yung tama. Yeah. May integrity talaga pag nag-work. Yung sisingit ka dun sa bago ng... Kumbaga, bagong sistema, no? Oo. Kasi may sistema, mahirap tibagin yung sistema. So, pasukan mo lang sila din yan, no? Tao. Kailangan ng bagong tao para yung mga luma mawala. Mawala na din yung mga... Ano man tawag nila, tradition or kung ano man. Mm-hmm. Na nakasanayan nila, mapalitan ng bago. Yeah. Pag mga ganyan ba, nag-curious lang ako. Ito, it could be general answer naman.
sa audit procedure pag mga ganyan. Paano 'yan? Ano ang standard natin? More on ano na lang, more on report na lang talaga. Halimbawa, findings ng buong department. So may head, may ganyan. Practice na. Is nakailang reiteration na ng findings. So ganoon lang talaga. Ano ang stand ng COA diyan? May ano ba, may criminal, may administrative ano ba, something? Actually, ang ano na si Nikowa dyan, ano eh, magre-recommend lang kayo eh. Magre-recommend lang kami. Ng action? Kailangan lang dyan yung action ni management kung paano niya actionan yung mga recommendation ni Kowa. Hmm. Pero halimbawa, halimbawa sir, ano, 3 years na kayo, yung propose nyo na adjustment, let's say 3 years na, hindi talaga, hindi ma-adjust, ganyan. Oo. Paano nyo ma-make sure na susundin kayo ng ano, ng agency? Sorry. Ano ba, 3 years na yung ano, 3 years na yung 2000, let's say 2017, meron na kayong pinropose na adjustment. Tapos 2020 na, kikita nyo pa rin, recurring yung adjustment. Paano nyo usually nami-make sure na mag-comply yung management sa nirecommend ninyo? Or trabaho nyo pa ba yun? Or kayo pag nag-recommend, then ibang agency na yung mag-handle nung kung mag-make sure na recommendation ano ninyo. Upon recommendation namin, kasama na din dyan yung pag-monitor namin kung paano sila nag-comply, kung nag-comply ba sila dun sa mga nag-recommendation namin. So yung sinabi nabanggit mo, if recurring yung ano, recurring yung mistake nila, yung issue nila, ganun lang, i-include namin siya sa reports namin. Every year? Na this was ano, parang paulit-ulit na lang. So, nire-reiterate lang namin ang nire-reiterate. Reiterate lang. Kasi minsan may mga agency talaga na ano eh. Matigas ang ulo eh. Matigas ulo eh. May mapilit eh. Pero ano naman yan, may mga, yung mga ganyang situations, na-alarm naman yung central office namin, then sila naman yung gumagawa ng mga legal actions if ever meron silang legal actions na remedy na pwede nilang gawin. Okay. Kasi di ba, what if may ano ba, pwede ba kayo mag-recommend sa ombudsman, mga ganon, may mga ganon ba, umabot, may nabalitaan ka bang ganon? Ah, meron naman ganyan. May mga dinadala sa ombudsman. Ang part kasi namin, as parang on-site audit team kasi kami. So kami yung nag-alarm dun sa pinaka-central office namin na merong ganitong problema. So sila ngayon yung mag-a-action doon sa problem na yun. So, ito okay. Sige, Snell. Go ahead, Nell. May question na ulit after. Ito, curious lang din ako. Di ba, syempre, yung government accounting kasi, medyo hindi natin, inaral ba natin yan? May subject tayo niyan, pero more on bookkeeping lang kasi, no? Yung pag-record sa registry, matas yung accounting ng government. How is it ano parang like na parang paano mo siya libo nung nag-aaral ka sa college just ngayon parang ano ba sa actual kasi parang dati sa college parang ang problema natin libro parang ganun paano i-record ng tama ano ba ang adjusting mga ganun pero pag nag-actual audit na may beyond ba diyan like yung pati ba ding ibang mga rules and regulation nasunod ba mga ganun may ganun ba sa actual na ano audit sa trabaho sa COA parang beyond books. Oh, actually ano eh nung first na pasok ko sa COA medyo na culture shock ako eh kasi ano yung pinagawa sa akin diyan. Binigyan ako ng libro, basahin mo tong libro na to. Yung tingin nila sa iyo is ano, wala kang baguhan alam talaga sa audit eh, wala ka talaga alam, alamin mo to ulit, alamin mo to. So, maraming mga rules and regulations yung mga kunyari itong RA 9184 yung procurement, government procurement. So, inaral namin 'yan. Kailangan naman yung mga bidding, mga ganyan. More than 'yan dun sa book na inaral natin nung undergrad. Diba, wala 'yan eh, wala 'yan. Oh. Ganto-ganto lang. Oh. Special na 'yan eh. Inaral natin simple lang eh, mga recording, ganto-ganto lang eh. Yung dito sa government accounting, madaming additional kasi eh. Mga batas na sinusunod. Compliance, kung paano, no? Compliance. Kung paano mo i-gagastusin yung pera na i-binudget sa'yo.
Mm. May mga ceiling, mga ganito-ganito lang pwede mong gamitin. Ganito mo lang siya pwede gamitin sa ganitong purpose lang. So ano, parang ayun. Mas dumami yung ano mo ngayon. Parang college natin. Eh? Oh, kulang. Kasi, di ba tayo, PFRS, tapos NIRC, tapos PSA. Eh, sa inyo, may ano pa kayo? May law. Laws and regulations. Oo, may law kayo, di ba? May mga batas in pa. In addition. Oh. In connection tapos, to that, share no? Kaya ka ba rin parang nag yan ba yung reason? Kaya ba nagtuloy ka sa law? Nag-proceed ka sa law? Ay, oo ano, nga. May connect natin. Isa siya sa mga reasons kung bakit ko... Ba't ako nag-pursue ng law? Oh, isa siya sa mga reasons. Kasi medyo ano eh, ang... Connected, ang, no? Ang work kasi dito sa COA, more on ano siya eh. Parang policy or it's basically ganyan eh. Parang konti lang actually accounting diyan sir eh, parang puro law kayo lang. Eh kasi magre-recommend ka talaga sa kanila ba yung law mga implementation if implementation. Nag, ano siya, eh, nag-comply siya eh. So kailangan medyo may edge ka dun sa law. So paano yan pre, may training ba kayo parang halimbawa sa isang year, hindi naman lahat yan audit season, tama ba? May months ba kayo na parang train tayo ng mga ano ng batas? May ganun ba kayo? Meron kaming in-house trainings. Meron kaming in-house trainings. Yung mga audit government, auditing ng ano, government expenditures, meron kaming mga ganyan. Yung procurement, yung mga ganyan, inaaral namin yung mga laws. Connected so, ibig sabihin pala pre, ano, ang laking advantage mo talaga pag nag-aaral ka na ngayon sa law. Kasi, syempre, aside sa CPE ka, alam mo na yung application ng batas. Ino-audit nyo na nga eh. Di ba? So, more theory. Kung baka backwards ka na lang. Mas may edge, Mas may edge. I see. Ito, share. Sa mga nakikinig natin ng mga kamatching natin, ano yung, sa mga gusto nilang mag-proceed dyan sa mag-work sa government, ano yung perks ng isang government employee na CPA? Especially sa Commission on Audit. Ano yung mga advantages and perks na pwede nilang makuha? Pros and cons or mga benefits or mga... Siguro dun muna tayo sa mga, siguro pros, Sa COA, pros. Ano bang pros sa COA? Ay, yung unahin natin yung yung compensation. Sa government, maganda na yung compensation sa government eh. Pag i-compare mo siya sa private maganda na yung ano niya compensation. Mga magkano ng sweldo mo ngayon, pre? PM is lucky. Kaya magpa-aral lang kapatid, kaya magpa-aral lang kapatid. So, pero ilang kapatid, pre? Competitive na pala, no? Kaya magpa-aral lang kapatid, tsaka kayang mag-tuition sa sarili yan, kaya. Pag may asawa, pre, let's say meron kang asawa tapos meron kang dalawang anak. Ilang asawa, pre? Ang gusto mo? So talagang kasi siya no, standardized no yung standardized na siya. So kahit sa probinsya ka. By salary grade no? By salary grade na siya. So maganda. So una 'yan, una yung salary. Competitive na yan siya, yung salary. Competitive yung compensation no. Tapos ano ba? GSI. Yes. Yung tenure siguro. Ano bang starting na SG sa state auditor? Sa state auditor? 16. SG 16 or 16K? Hindi, SG16 yan. SG16. May corresponding yan. Okay. Di ba may loan na ngayon? Yung salary standard. May corresponding rates yan sa doon sa standard table ng government compensation. I see. So, mataas na yun. Mayroon ba pumasok dyan? Ano bang kung halimbawa may nakikinig dito na ng mga gustong pumasok sa COA? Mahirap bang pumasok? Ano ba ang mga procedure? Ano ba ang screening? Mga ganun. May demand ba ngayon sa COA? Mga ganun. Magandang actually sa COA ngayon magandang mag-apply kasi marami nagre-retire eh. So maraming mga positions na ma-open. Siguro ano ba ang mga requirements diyan? Yung simple CPA ka or lawyer ka? Yun lang naman tinitingnan nila diyan eh, CPA lawyer. Te, ang ito pala isa sa mga cons. Yun. Isa sa mga cons diyan is hindi mo sure kung saan ka ma-assign. Yun. Pero po, may mga kanong preno, yung I am, parang mapayag ka na to be assigned anywhere.
Oo. Oh, oh, siyempre. Anyway. Hindi, ganun, may waiver hindi ka. Mo pirma yun. Hindi ka matanggap. Oo. Oh, oh, oh. Record yun. So wala kang say kung saan kaya kasay nila. Basilan. Pero travel yun. Naman yun, no? At least, di ba? At least, kahit ganyan, kahit siyang kaya sign, at least, competitive yung sweldo. Yun naman eh. Yun naman tayo after eh. Pero pera may lang ano yan. Ba? May, may, pera na lang. Hindi, pero ito, ano before ba tayo mag-ano, before, medyo maubos na yung time natin eh. But, ay, may maubos na. Oh, itong question, ito yung parang, parang iniisip ko lang. Bakit kaya, hindi maubos-ubos yung ano, yung, kumbaga, yung issue ng corruption sa Pilipinas. Isa bang reason is hindi nagagawa ng COA yung work nila? Paano ba? Kasi, di ba, parang institution na yung corruption sa Pilipinas eh. Simula pa nung, di ba, nung siguro na-start yung Republika ng Pilipinas. Panahon hanggang ngayon, parang, Ginaldo. Oo, parang hindi maubos-ubos. Eh. Ano bang tingin mo dyan, sir, bilang future na commissioner? Oo. Ano ba natin yan, ano, ma-extinguish to the hilt? Solusyonan. Oo. Eh, yun nga, binanggit ko din kanina regarding sa mga kailangan may ano eh, new generations talaga eh. Kasi hindi natin pwede sabihin na may mga specific government agencies na talaga malinis. Lahat kasi ng government agencies ngayon, meron na yan eh. Meron kumbaga yan nakapasok na no, doon sa institusyon. Oo, mahirap, nakapasok na dyan. Mahirap eh. Na tibagin. Oh. So, kailangan natin yan na yung mga bago na papasok sa agencies na ito fresh para mind, yeah. Baguhin, oh, baguhin. So, mga kamatsing, kung nakikinig kayo, ikaw ang isa sa mga bago oh, na magbabago ng pag-asa. Asa. Ng institution. Ang mahalaga doon, hindi ka talaga ma-ano, eh, masway nung, ano, eh, nung sistema. Eh. Hindi ka madala. Eh. Mm. Pero, mag-stand paano ba yan? Halimbawa, paano ba? Halimbawa, kung ako, ano, salimbawa, parang idealistic ka na CPA. Parang, alam ko, hindi po pwede yan eh. Tapos, andun ka na. Ano ang pwede mong gawin? Mag-resign ka na lang ba? O hindi naman. Meron anong naman gagawin? Tayong, ano, eh? Gagawin? Meron tayong, hindi ka naman, ano, kasi di ba government, so merong security of tenure. Kunyari, may nakita ka bilang audit team member na issue. Tapos yung team leader mo, ayaw niyang ilabas yun. Pwede ka naman report. Sign ng, ano, ng sabi mo na eto may nakita kong findings although yung boss ko ayaw niyang i-release to. Pwede mo ibigay dun sa higher ano, higher higher period kumbagat, more than sa kanya. Audit auditor ng mga auditor. Oh, auditor ng meron kasi ano, level-level eh, may auditor, may supervising, tapos may cluster director. May control, no? May control. Pwede mo siyang i-raise sa taas. Pwede mo siyang i-raise sa taas. Eh paano pagdating sa ano, sa mga rating? Ayun lang, yun lang ano. Babalikan na. Yun yung sinasabi ko kanina, Janelle, na ano eh, yung pag-stand firm mo sa ano mo. Oo. Kasi babalikan ka yan. Ah, nag-bypass ka. Babalikan ka sa rating. Doon naman, doon naman talaga naman bago usually. Mga secure line din, di ba? May secure line din ng government for whistleblower or itong mga, ano, yung anonymous report, di ba? Meron yan. Pwede rin ganun. May isang tanong lang ako. Sige, sorry. Wala natang time, oo. Sige lang. Anong question ulit? May time pa ba? Halimbawa, pagdating naman sa national government natin o local government, baliktad naman yung mga audit, mga auditee. Ano, auditee ba tawag doon? Yung mga in-audit? Auditee. Oo, yun. Ganun naman. Halimbawa, sila yung bagong pasok ng mga generation. Tapos, syempre, halimbawa, idealistic ka, galing kang kakapasa mo lang. So, alam mo yung ano eh, alam mo yung tama eh. Tapos, bigla kang bigyan ng, halimbawa, doon ka sa disbursement. Bigla kang bigyan ng transaction na walang appropriation o walang backup supporting documents. Walang basis, oh. Oo. Siyempre, tapos kung hindi mo naman i-approve yun, lagot ka naman sa taas. Sa boss mo, oh. Oo. So, ano ang best na ma-advise mo sa ganun? Okay. Feeling ko, para sa akin ha, may advice ko sa kanya sa pag ganun situation. Pwede naman siyang ano eh. Pwede niya i-decline 'yon kung kaya niyang ma-decline pa, pero pwede niya ding i-release, pero pwede siya maglagay ng kolatilya doon na doon mismo sa documents. Oh, pwede magsulatan niya 'yon. Sabihin niya na parang ano bang pwede niya sabihin doon na parang hindi ko will 'to na i-release 'to. Parang pwede mag-indicate, pwede ka magkolatilya doon, lagyan mo lang para sa huli hindi ka mabalikan.
Importante yan, di ba? See, magandang advice galing sa ating ass, cover your ass. Cover your ass. Okay, okay. Salamat. Sir, support ka namin. Evidence mo yan, evidence mo. Okay, okay. Before ka namin pakawalan, syempre, meron kami ditong matching questions. Okay. Questions. So, may copy ba kayo ng matching question, Janelle? Okay. Okay. Tingnan ko lang yung last 1 minute tayo. Kaya natin to. Ikaw nang bumanat mo. Ikaw nang bumanat ano lahat. Fast talk to, fast talk. Hindi, matching question. Oh, iba yung fast talk eh. Kay Tito Boy yun eh. Dito kami kay chocolate, Tito Doy. Chocolate. Tito Doy. Oh. Okay, so Tito Doy. Okay. Payday o holiday? Payday, payday, payday. Love life okay, o ito. Career? Ah, sige, simuan mo na lang. Love life. Janelle. Sige, sige. Ito, road trip or food trip? Road trip, road trip. Okay. Work in the office or work from home? Office, work from the office. Wow, nabaka. Ito yung final question namin. Pinaka-final. Si Janelle ay magbabanat ng final matching question. Ito, pre. Umanda ka na. Mahal ka or mahal mo? Mahal ka? Yan. Commissioner Asher, Commissioner. Thank you very much for joining. Thank you very much. Thank you very much, Asher. Thank you very much. Okay, salamat, salamat. Thank you sa inyo. Yan, mga ka-matching, sa iyo again God next bless. Episode. This is Mon, and Rodney, and Janelle. God bless the work. Maraming salamat sa pakikinig. Kung meron kayong katanungan o suwestyon, maaaring magpadala ng mensahe sa aming email account usapangmatching@gmail.com at sa aming mga social media accounts. Hanapin lamang ang Usapang Matching page na may 3 unggoy na larawan sa Facebook at Instagram. Hanggang sa susunod na episode, paalam!